Yo, what's up mga kaibigan, halina tayo'y magkwentuhan. Lebron James sinabi ang totoo tungkol kay Luka Doncic at Anthony Edwards. Mas madali daw ang NBA kesa kolehiyo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Let's go! So una sa lahat, maligayang Pasko po sa inyo mga kaibigan. At dahil dyan, isang video lang ang gagawin natin ngayong araw. Dahil ang oras na ito ay dapat nating ilaan sa ating mga mahal sa buhay. Halina't tumungo na tayo sa ating mabilisang balita. Isa sa mga games na inaabangan ng madami bukas ay ang bakbakan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Dahil makikita nga natin ang sinasabi ng madami bilang ang pinakamagaling na player ngayong henerasyon na si LeBron James at ang sinasabi naman ng madami bilang ang susunod sa kanyang yapak na si Luka Doncic. Alam naman natin na ang dalawang player na ito ay talagang gusto nila ang laro ng isa't isa. Si Doncic mismo ay aminado na si LeBron James ang iniidolo niya noong bata pa siya at hanggang ngayon. Sa unang pagkikita nga nila, kung maaalala nyo mga kaibigan, hinintay pa ni Doncic sa locker room ng Lakers na pirmahan ni LeBron James ang kanyang jersey. At si LeBron naman ay malaki din ang respeto niya sa young Slovenian superstar. Kung noon nga mga kaibigan, isang henerasyon ng player ang lumabas na umiidolo kay Jordan tulad ni Kobe, Vince Carter, D-Wade at iba pa. Ngayon naman ay talagang tumatanda na din si LeBron dahil lumalabas na din ang mga player na lumaking siya ang pinapanood. Ilan sa mga player na umiidolo kay LeBron James ay si Luka Doncic, Lonzo Ball at Ben Simmons. Sa lahat ng player na ito, isa nga mga kaibigan ang common. Lahat ito ay mga malaking point guard at pass first at talagang mataas sa mga basketball IQ. At ayon nga sa interview kanina na LeBron James, pinag-usapan nila dito ang kakaibang galing ni Doncic sa kanyang batang edad. Kaya naman natanong si LeBron kung bakit ba mataas ang respeto niya kay Luka Doncic at ano umano ang skill na nagpapabilib sa kanya. Ayon kay LeBron, ang kakayahan umano na basahin ng laro at gumawa ng play na hindi inaasahan ng madami. Yung tipong kahit ang mga teammate umano ay nagugulat, para sa kanya daw dito daw siya bumibilib. So ayun nga mga kaibigan, bumibilib si LeBron sa mga player na may kakayahan na pagalingin ang kanyang mga teammates at hindi lamang panay puntos ang kayang gawin. At saktong-sakto nga ito kay Doncic dahil nakikita nga natin ito gumawa ng 40 points at may kasama pang 10 rebounds at 10 assists o higit pa. At yun nga po mga kaibigan, aabangan na lang natin kung ano ba ang mangyayari sa labanan ng dalawang superstar na ito bukas. Habang sa ating susunod na balita, ang number 1 pick na si Anthony Edwards ay naglaro na nga kahapon sa kanyang unang NBA game, kung saan siya ay nagtala ng 15 points, 4 rebounds at 4 assists sa loob ng 25 minutes. At matapos ang game, siya ay natanong kung gaano ba kahirap mag-adjust na ngayon ng kalaban niya ay mga pro na at talagang mature na mga player na. Ayon kay Edwards, sa totoo lang daw hindi ito mahirap dahil palagi daw siya nakakatanggap ng double team noong kolehiyo, kaya naman mas madali daw ito. So ayun nga mga kaibigan, mukhang confident talaga itong si Anthony Edwards. Sinabi din niya sa post-game interview na sa kahit anong sport daw ay kaya niya maging isang star player. At yun lang naman ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po. Maligayang Pasko mga kaibigan.